YouTube channel. Another day, another vlog. And kasama ko ulit si Jarik. Hey. And introduce yourself again. Hi guys, I am Bebe Bards. Ni Bebe Bards ni Vito. And I am an author, an editor, an actor. Charis lang. Hello guys. We're here and we're going to be doing... Ayan, nakita nyo naman sa title ng video na to. I'm very excited to do this because I'm a big Bobong fan. Yeah, me too. We're going to have a reaction video. And this is the first time again na gagawin ito after long years after nung Game Boy. So, yan. So excited. And matagal kong inabangan tong Mama Susan kasi it's parang 3 years in the making. Supposedly, bago pa mag-COVID. Oo. Nadaanan na siya ng pandemic and everything. Kaya sobrang excited ako kasi Mama Susan is also one Mama of Zuzan. My... Mga kaibigan ni Mama Susan is also Mama Zuzan. One of my favorite books ni Bob Ong. Yeah, me too. This is sobrang one of my favorite ganda books kasi of ng pagkakagawa niya and everything. Yung pagkakasulat niya, parang basta... Ibang klaseng horror siya eh. Parang sa simula hindi ka matatakot tapos sa unti-unti. Kasi nga, diary lang siya. Tapos paano ka magiging, journal. Paano ka matatakot, gano'n. So ngayon, excited ako. Mapanood yung trailer. Kasi sa trailer pa lang is makikita natin kung maganda ba yung magiging movie. Kasi diba usually pag may trailer, doon papakita yung expect mo, ganyan yes. something. Especially to those who have read the book. Yeah. I actually just reread the book 2 days ago lang. So super fresh pa nung lahat ng scenes out ako. So wow. To watch the trailer, I'm very excited. Kasi ayun, if it would mamimit niya expectations ko. Actually, when I read the book, the first time that I read the book when I was still in college, hindi ko maintindihan bakit color purple yung cover. Ah, okay. Hanggang nag-gets ko na sa book. So sana basahin niyo muna yung libro, guys, bago niyo panoorin yung movie. Yes, it's available sa mga national bookstore ngayon. Yeah, nasa under na siya kasi dati pa to, Viz print pa to, pero ngayon under na siya na... ano mo to yung publisher nila? Basta bago na yung publisher ng, ano, ng mga books ni Bob Ong, hindi na Viz print. Yung librong to, nung binasa ko to, sobrang ako natakot nung after ko siyang basahin, na literally natapon ko yung libro. Hindi natapon, hinagis ko pala yung libro. Kaya sana ganun din yung na-expect ko. Ngayon sa trailer pa lang, and syempre doon sa movie. Natapos ka rin, di ba nga, I just reread the book. Nung binasa ko actually to no college, hindi ko siya natapos. So, ngayon na binasa ko siya, natakot ako. Pero mas natakot ako after. Paglabas ko sa kwarto, itong kwarto ko. Ayan, paglabas ko sa kwarto, pumunta ako sa, dito sa may kabila, sa may office nook ko. Tapos yung aso ko, may tinitingnan siya, ano, sa likuran ko. Eh, nakabata yung ilaw sa kwarto, tapos sa pintuan ako ng kwarto. Saka tingin siya, tapos tinitingnan siya sa pintuan. Ay, Diyos ko, nagbantin ako na isarado yung pintuan. Tapos nakuha ko. Tapos nagsisigaw pa ako, ay, corona! Ayun, sana ma-meet talaga expectations ko ng movie. I'm very excited. I've been waiting for the movie. Marami na rin nalabas na movie na mga gawa sa books ni Bob Ong. Pero I think this would be it. Mm-hmm. Yeah, the best. Kasi so, chituroon niyo tapos Joshua Garcia yeah, pandita. Yeah, may baby boy. Oh my God, baby ko yun. Magkano? Baby boy ko yun. Ika, ano? So okay, ito na. Panoorin na tagyan natin yung trailer. Okay? Okay, yeah. Let's go. Pindutin mo na. No, oh, wait. No, so excited. Okay, wala kang besh? Go. Under siya na Regal Films at siya ng Prime, no? So, babal ba siya sa Prime din? Black Ship? Tangis? Ayun, may Prime. Masama na naman yung panaghingit ko kanina. Naglalakad ako mag-isa. Biglang may babae. Nakapangwakan niya ako sa likod. Natigilan ako. Hindi siya huminto. Kinabol ko siya ng tingin habang dahan-dahan siya mo. Hindi kami dito gumagamit ng mga kemikal at pestisidyo. Sapat ng pataba sa lupa ang mga dumi ng mga hayop. Kung balanse ang pagkain ng tao, hindi na kailangan ang malalawak na rancho sa mundo para lang sa karne. At hindi rin kailangan ng mga hayop ang matapang at nakasasamang mga gamot. Maiiwasan ng mga tao ang maraming sakit. Pumunta kami sa taas? Oo, pumunta na ako sa taas. Gusto mo makit? Hindi. Sa kwarto. Meron ikaw doon, sabi ni Kuya. Galing! Kuya, ikaw ba yan? Andiyan na si Kaka. Bubuka-buka ka. Dalawang bolang itim, malayong nararating. Katapusa, iiba ng unang anghel, kanyang tsumpeta, at ulan ng yelo at apoy na may kasamang tuko. Ah!
Susunod ang ikatlong bahagi ng lupa. At ikatlong bahagi ng mapapunong kahoy at lahat ng sariwang damo. Masyado ko ma-overwhelm! Ang ganda! I-discuss na muna natin! Kinikilap wait lang, may tanong ko sa'yo. Napanood mo na talaga? Hindi! Ito pa lang talaga! Ano ba? First time ko talaga siya may nalood. So, itong beses ko na ito napanood. So legit yung reaction ko talaga. Kasi sabi legit ko, na gusto ko panoorin siya pag ano. Naganda na ako sa kanya. Kaya lang, siyempre nakalimutan ko na nga yung scene. So nung binasa ko ni bro, tapos kayo watching it. Ay. Ang ganda! I love it! Ako, I'll re-read it again. Kasi nga, para mabago. Pero hanggang ngayon, naalala ko pa rin yung mga scene eh. Mamaya, pag inisa-isa natin yung mga... Okay, ako mauna. Ako, yung parang trailer pala siya, pero parang pinanood... Hindi mo parang kwento na yung buong book. I mean, parang ang galing ng paggawa nila ng trailer kasi maingganyo ka talaga panoorin yung buong film. Kasi, especially pag nabasa mo yung book. Yes. Kasi, yung book kasi, it's the first time na nagsulat siya ng ano kasi, ng horror. So, nag-try siya. Ang pagkakasulat niya dyan sa book is ano, it's actually journal diary of Galo, the character. So, wala siyang mga background or anything. Parang ikaw yung isip sa mind mo nung nangyayari. Kaya nung pinapanood ko yung trailer, ang galing kasi, while reading it, yun yung na-imagine mo nangyayari, yung mga sinasabi ni Lola, tapos yung lugar. Meron na akong hinanap sa trailer na hindi ko pa nakita. Sana pinakita nila something glimpse. Kasi hindi nakapakita sa book yung buhay niya sa Maynila bago siya nag-ano. Siguro yung nai-look out natin sa movie. Pero syempre sana may glimpse dyan. Kasi may mga kaibigan siya doon, gano'n, something. Meron naman ah. Wala kaya. Meron. Konti lang. Pero hindi siya gano'ng kahaba. Yun. Pero overall, ang ganda niya. Yung kaibigan ni Mama Susan, hindi na nila pinakita sa trailer eh. Yung nagsulat din ng Mama Susan is si Bob Ong din. Isa siya sa writer ng mismo movie na to. Out of all lahat, I believe lahat ng mga ginawang movie ni Bob Ong, yung dalawa lang naman yun, Nakabasa na pala ako, at saka yung Lumayo Ka Nga Sa Akin. Wala, kinuha lang si Bob Ong, pero hindi siya yung nagsulat. Pero ito kasi kasama siya nagsulat talaga. So, ayun. Well, first of all, I think my first comment with the trailer when I watched it and after... Yun nga, reading the book, and then 2 days ago lang, I reread the book. This is Bob Ong's most book-accurate movie. Ang daming scenes na nandito sa mismo libro. Ang daming, ayan, tama si Bebe Bards kanina na marami ng scenes na nandiyan. Hindi naman sa parang kinuwento na sa amin lahat, pero may mga glimpses of, ito yung scene na yun. Pero hindi pa rin yan yung pagkakasunod-sunod ng mga scenes. Mm-hmm. You still need to watch the entire movie. Ngayon, I get it kung bakit hindi nila sinama yung Manila na part. Mm-hmm. Kasi yun yung building ng character eh. So I think mas kailangan natin panoorin sa movie pa yung development ng character. And I feel like papalabas naman yun. Hindi naman yung andiyan na sila agad sa probinsya. So, yeah, we have to wait for that. Also, reading the book, para sa akin talaga, this is kind of like a half and a half. Half siya na comedy, which is yung mga times na sa Manila pa si Galo. And half siya na horror. But also, it's not just horror and comedy. It also talks about, you know, a typical college life. Though, hindi ko naman na-experience yung mga na-experience si Galo sa libro. Pero, you know, na-feel ko yun na parang ako kaya away from my family. I really fell in love with the book. Nakarelate ako kay Galo, kay Joshua. Yun, I think pinaka ano ko lang dito, when I was reading kasi yung the book and Galo's part, especially when yun, pag nagsasalta siya, naalala ko dito si TJ, si Bebe Pogs, yung kaibigan ko na writer din. And gano kasi siya magsalita, like he's palamura, sorry, pero hyper, tapos medyo may angas, ganun. I just hope... Kasi si Joshua para sa akin, baby boy siya. I know! Hindi siya baby boy. Hindi, para sa akin is a goody-goody shoes. Hindi siya pang bastos na character. Mm. So, si Galo kasi sa libro, he's very bastos. Like the typical Manilenyo na hindi nag-aaral, ganyan. Tapos, like, bastos yung character. Nagmumura siya, pack shit, ganyan. Ay, ano naman, ganun siya. Like, every, lalo na yung Manila part, nung
nung ano na province part, wala naman siya masyado na mamura kasi natatakot na siya. Pero yung sa Manila part, yung talagang nabibuild pa lang yung character ni Galo at pinapakilala siya sa atin. Ang dami nung parts na, yeah, na pinapakita niya na talagang basagolero yung ugali niya, ganyan, palamura, ganyan. And ako kasi, when I look at Joshua, he's a goody-goody shoes. Again, he's a goody-goody guy shoes, ganun ba yung top term na yun. Kahit nung pinapanood ko ba siya sa PBB before, he's not really that type of na parang no, maangas or ano. Like, mabait siya tingnan eh. Pero again, he's an actor. So, we'll see. Ito naman part na napanood ko sa trailer is the part kung saan, sabi ko nga, hindi masyado pinakita ni Galo yung pagiging, ayan, maangas or bastos niya kahit sa libro. So, that means marami tayong aabangan sa movie pa rin. Yes, sobra. So, ayun, maganda yun. Ayun, I think kaya ganito nila hinighlight more on the horror part. Kasi again, horror siya. Yeah, Chitoronyo and also horror siya. And kapag, ang ano lang rin naman eh, hindi naman hindi importante yung first part, which is the Manila part. It is very important. Pero for a trailer, hindi nyo na yung kailangan malaman. I think it's for the movie to, for us to be wowed dun sa movie. Para mas makilala natin si Galo. So, and the entire cast of characters. So, yeah, gusto ko makilala yung mga kapatid, yung mga pinsan niya. Mga kapatid ni Mama Susan. Yung mga pinsan niya, ano, ni Galo, yung mga, kasi Bear Manila talaga, doon. Sana guys, basahin niyo muna yung libro. I'm really for those people who would read the book first before watching the movie. I'm happy for Chitoronyo, kay Sir Chitoronyo and kay Joshua and kay Lola Angie. Ang galing rin ng portrayal niya. Okay. Though, dun sa libro, ano, wala siyang mata sa libro. Hindi mo na natatanda yung mga detalye, no? Wala siyang mata sa libro, pero dito kasi may mata siya. So, hindi ko alam kung anong ginawa nila. Banlag kasi siya dun sa libro. So, siguro yun lang yung isang maliit, minute na detail na hindi na nila nilagay sa libro. Kasi parang hirap naman magharap ng ano, matanda na isa lang yung mata. So, I mean, pwede prosthetics. But I don't know, we'll see. Hindi pa naman SNL. Hindi pa naman natin alam. Trailer pa lang. Hindi pa naman natin nakita yung buong ano. Oh. Pero ang dami talagang scenes na ano, and natutuwa kay Chitoronyo kasi I've been watching a lot of films na siya yung nag-direct. Oo, oh, makakatakot talaga pag siya, babe. Lalo na yung Feng Shui ni Chris Aquino. Halos sa lahat ng movie na horror ni Chris Aquino, siya yung nag-direct, no? And yeah, I love all of the films na binirect ni direct ni Direk Chitoronyo. So, this is something that I'm looking forward for. Kahit May, siya ipapalabas, di naman November or, di ba? So, let's see kung anong mangyayari. Since nakapag-share na tayo ng mga ano, gagawin natin ngayon is papanoorin natin siya uli ngayon. Pero this time, parang bawat scenes na, kung may comment tayo ipopost natin, so gano'n. Okay, go. Go. So, okay, my God, yung logo na Regal. Ay, akala ko lahat. Oh, yung logo ng Black Sheep. Ayun. Since sinabi mo na yung logo ng Regal, yun. Black Sheep is under ABS-CBN. And yung ABS-CBN naman, alam natin na, ano, may sila mag-explore. And si yung Regal Films is under siya ni Mother Lily. Mother Lily Monteverde. And si Mother Lily, hindi siya mahilig mag-collab. Wala pa mapapansin na movie niya nag-collab siya sa iba. Siguro may iba, pero with ABS-CBN hindi pa. So, ito yung first time na nag-partnership sila with ABS-CBN under ng Black Sheep. So, ikaw kami ng movie review nito before siya i-show sa May 18 kasi pupunta kami na sa premiere na. Yeah. Abangan niyo kami. I'm gonna create an entire vlog about it. Yeah. Of my experience. I'll go. Yeah. May iba rin pala si RFM. Masama na naman yung panaginip ko kanina. Maglalakad ako ng masa. Biglang may babae. Naiwakan niya ako sa likod. Natigilan ako. Oh, ayan. Yung natutulog siya, yung tanda ko yan, yun yung unang-unang part. That's the first scene. Basahin natin ang unang part. Ah, sige, para may glimpse sila, gayo. Ayun yung mismo sinabi ni Joshua. Ayan, hindi na nyo kasi masyadong marinig, pero ayun, sabi niya, nagising ako kanina, humihingal at pawis na pawis. Nakataas ang kaliwa kong kamay, naninigas, hindi ko maibaba. Sa panaginip ko, may malaking babae, nakasuot ng itim, pero hindi kita ang mukha. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ko malingon ang ulo ko. Madiin at masakit ang pagkakahawak niya sa akin. Napansin ko na itim ang mga kuko niya. Gray ang kulay ng balat. Nakakatakot. Parang ganito rin ang panaginip ko nung isang linggo. Diba nakakatawa? Yun na yun mismo yung how first part. Dun sa libro. Ganun na ganun siya. Pero so, hindi, galing. I mean, di natin alam ko ito yung first part sa movie. Pero yung first part sa book. Pero so, parang bang sa movie ganun din. Malay mo, ito yun. Ano? Ay, sige, abangan natin. Abangan natin, girl. Hindi siya kumito. Ay, di ba yan yun? Oh. Kinabol ko siya ng tingin habang dahan-dahan siya. Kapag hindi ba lang?
Hindi kami dito gumagamit ng mga kemikal at pestisidyo. Sapat ng pataba sa lupa ang mga dumi ng mga hayop. Kung balanse ang pagkain ng tao, hindi na kailangan ang malalawak na rancho sa mundo para lang sa karne. At hindi rin kailangan ng mga hayop ang matapang at nakas... Galing! Nakita mo yung itsura ni Joshua dun sa part na yun, no? Mm. Yung reaction yung nakikita niya yung mga ano, diba? Parang... yung si Galug na Galug sa book. Kasi diba, ano rin siya, parang dinescribe niya doon na may isang episode tuloy, day pala, nasabi niya, nagguluhan doon sa mga nakikita niya, ganun-ganun, diba? Parang I think first day niya ata yun. So, ang galing. Parang wala lang dito, I think hinanap ko lang sa trailer, yung scene sa simbahan. Wala dito yung scene sa simbahan. Ay, oo, oh, no? Isang nakakatakot din. Okay. Si syempre, siguro yun yung mga nakakatakot na part. Pa-climax na kasi. Hintayin na natin yung sa movie, ganun sabi ni ano. Asa ang mga gabo, may iwasan ng mga tao ang maraming sakit. Yung natutulog siya, tapos gulat siya may mga nasa paligid niya. And di ba ang galing? Kasi tanda-tanda namin mga nabasa namin na book. Tapos ayan din talaga yun. Sobrang ano nga, book accurate. Ah, di ba? Book accurate mo. Pero iba-iba yung story. Pumunta kami sa taas. Yes! Nagusta ko. Yung habang binabasa ko yung batang yan. Kasi ano eh, parang ano yun siya eh, nung binabasa ko siya, yung batang yan, parang makulit siya na ewan, yung batang yan. Tapos ang weirdo character niya, kasi parang bigla siyang lalabas, biglang, basta, ang galing yan. Nung nagpakita yung dalawang bata sa libro, nung binabasa mo, anong una mong ano, like natakot ka ba, nagulat ka, ganun, anong reaction? Nahibangan ako sa kanila, parang anong ano nila sa dun sa movie? Anong role? Anong role nila sa movie? Kasi diba ang kaibigan ni Mama Susan, sila ba yung mga kaibigan ni Mama Susan? Yun naisip mo. Parang ganun. Di ko sila naisip kasi na yung kaibigan, kasi matip, alam ko na, okay, yung kaibigan ni Mama Susan, yung kapatiran. Okay. Pero, sabi ko, oh my God, itong dalawang bata, itong mga multo to, yun yung sabi ko. Itong mga totoong mga bata. Pero abangan nyo kung mga multo sila. Susan, hindi. Hindi. Sa movie. Sa kwarto. Mayroon ikaw doon, sabi ito, ni Kuya. Hindi masyado book accurate yun. Pero ibalik ko nga. I just wanna double check yung graph ko. Ay, hindi. Nasa loob ba? Ganyan! Hindi, nasa loob to. Oo, nakasulat pa yung pangalan niyo, Gilberto Manansala. Hindi, kasi inaano ko nasa loob yung papel. Nasa loob kasi ng papel yung graph. Sabi. Diyan na si Kaka. Bumuka-buka ka. Dalawang bolang itim, malayong nararating. Malapit na ang katapusan. Iiiban ang unang anghel ang kanyang trompeta. Isa sa mga... Ay! Ngayon ko lang siya nakita, pero feeling din ko magaling siyang mag-ano talaga. Kasi parang hindi ko pa rin siya nakikita sa ibang films. Ay, feeling ko kung buhay pa si... Kilala mo yun yung lagi nagagamit sa matanda. Oo, yung single kalupay-pay. Parang something like that. Siguro siya rin gagamitin dito. Pero, yeah, I think it's nice to, you know, use someone else. At ulan ng yelo at apoy na may kasamang tuko. Masusunog ang ikatlong bahagi ng lupa at ikatlong bahagi ng mga punong kahoy at lahat ng sariwang damo. Isa, ano na to? Ito yung pinaka-ending. Itong part na yan. Yung may plema. Sa libro ha. Yan yung pinaka-ending. And para saan yan yung... Kumakain pa ako yun yung pinabasa. Sabi ko, parang adhering naman to. Kasi ano lang, hindi naman kasi descriptive magsulat si Bob Ong dito. Very just on your very face. Very dull. Like ano siya? Literally diary. Ano lang, oh, diary lang. So ano yung sinasabi niya? Yun lang rin. So parang sinabi niya ito, ayaw pumasok sa kwarto ni Lola tapos putang ina, may plema sa sahig. Ganun yung pagkakwento niya. So parang sabi ko, adhering ba ito yung plema sa sahig? Ganun na ganyan na sa isip ko. Eh ano na dito eh, basta may nangyari kay Lola. So ayun, kaya... Tapos nakita ko din sa trailer. Galing na lang po ang ilalagay sa trailer. Oo. Mga importante po. Actually, sa title, nung binabasa ko yung libro, hinahanap ko, sino si Mama Susan? Kasi hindi siya babanggitin sa libro ha, hanggang mga last 20 pages. Doon nila malalaman kung sino si Mama Susan. Sabi ko, sino yung Mama Susan? Dito ang dami na nangyayari. Kasama niya lola niya. Doon naman sa Maynila, kasama niya tita niya. Hindi mo alam kung sino si Mama diba? Susan. So, malalaman nyo lang si Mama Susan after 20 pages na lang ng book. Pero malalaman nyo, sabi, pag pinanood nyo, kung sino si Mama Susan doon sa movie. Ano, kung tagal-tagal kumukha. Tapos,
Nakagets ako sino si Mama Susan. Pero alam mo yun, parang wala pa naman nababanggit ko sino talaga siya dito. After nun, ayun, pack. Ayun, final word. Siguro nasabi ko naman na lahat. So ako lang excited na ako mapanood tong movie nito kasi matagal ko na siyang inaabangan. Before pa siyang actually i-release, ay, before pa siya actually i-shoot ni Galo, ni Joshua Garcia, kasi doon ako nung first day of taping nun eh, sa Maynila. Bago pa nila i-shoot yun, nalaman ko na nagagawin siyang movie, na-excite na agad ako, kasi yan yung favorite book kung ano, binasa ko kay Babong, kasi di siya usually yung susunod ng guide. Last kami, second favorite book namin to. Second. Ang first favorite book mo ay... Aba, nakakabasa na pala. Ako naman, ang first favorite book ko ni Babong ay... MacArthur. Sana gawan niyo rin yun ng film. My God! Pero, yung MacArthur. Ayun nga, sana hindi, ano, feeling ko ito hindi naman siya mag-fail. Kasi ako medyo naano ko doon. Sa aba na pero naano lang ako. Actually, nung nalaman ko talaga siya na prime lang. Sana mas binigyan pa siya na mas maganda na, ano, na platform. Hindi, feeling ko ilalabas siya sa nanalo yung prime. It's nice na magiging video. Part siya ng prime. Kasi, okay. It's gonna be there forever. Pero sana talaga ipalabas siya sa sinihan. Kasi, I don't know, para lang sa akin, I mean, especially now, I feel like people treat cinemas as not a priority. Because we have Netflix, we have Prime, we have Disney Plus, and you know, you can all just sit in your house, sit in your living room, and you know, watch those type of films. Pero para sa akin, still watching a movie in the cinema is an experience. Well, we will have and to watch it in cinema. We will, pero I mean like with other people, sana lang bigyan kahit isang linggo sa sinihan kasi I don't know, mas gusto ko lang na mag-experience ng mga manonood sa like big screen. Mm-hmm. We would love to watch it on Prime kasi nandun na yun forever na yun, nandun, pwede mo pa ulit-ulitin. Pero I think it's also nice to watch it first in cinema. Mm-hmm. And I'm very excited na ma-experience namin. Yeah! So, kasama pa lang yung mga cast. And ayun, lastly, sasabihin ko na lang is, watch it legally, guys. Huwag natin siya panoorin ng illegal. Huwag tayo mag-download sa kung saan, sa Facebook, oh, Diyos ko, sa Instagram. Na sa Prime lang, ha? My God. Imagine mo, 149 pesos lang ibabayad mo sa loob ng isang buwan. Hindi lang ito yung papanoorin mo. Marami doon, Meet and Little Mister. Mag-register ako dahil lang dito sa ang mga kaibigan ni Mama Susan. Pero yung nga, dahil papanoorin naman namin siya sa film, pero, ay sa sinihan, pero magpa-Prime pa rin ako, magme-membership ako ng Prime because of this movie. And yung sinasabi ko sa kanya ng movie, yung tukol, ano pangalan ng artista? Kay Dali De Leon. Don't watch illegally daw, sabi niya. Yan, panoorin natin siya sa mismong Prime. Mag-download na tayo ngayon pa lang. Para when it comes to May 18, diba, ready na tayo manood. Tsaka, pwede na, kahit isa lang yung registration nyo, pwede yung lagay sa TV, tapos buong pamilya nyo makakanood. Yeah, tsaka shareable naman yung, ano, yung Prime. Ganun yung Prime gagawin namin. So, gawin nyo na. 150 lang. Mag-start yeah, na kayo. Yeah, tapos, may, ano sila, free trial, 1 week. So, actually, meron kapag, ano, sa mga nakadito na SIM, meron silang free na, ano, diba? 30 days. Ang dami nyo mga, ano, so, ngayon, mag-register na kayo for free lang. Ang mga kaibigan ni Mama Susan, first of all, let's, as an author myself, let's buy a copy of the book first. Sinabi naman ni Bebe Bards yun tungkol sa movie. Please buy a copy of the book, Ang Mga Kaibigan ni Mama Susan. It's actually very nice to watch a film or a movie or even a TV series kapag nabasa niyo yung mismo libro. So I hope you grab a copy of this book of Babong. And yeah, and then after that, you watch this movie. I cannot recommend this enough. Sabi ko sa isang video ko, this is 9.8 out of 10 for me. This is really, really good. And it's very seldom for me to rate books or stories ng mataas in Filipino. Kasi I seldom read Filipino works. Madalas English po talaga binabasa ko. Even Filipino books na binabasa ko madalas, sulat din na, ang sulat rin niya or ang medium niya rin ay English. Pero si Babong talaga and si Mr. Ricky Lee, those are two of the authors that I kept reading their books. And I'm very proud of Babong and I'm happy that this is finally being turned into a movie. I hope that you watch this on May 18th po sa Prime. Only on Prime Video. Yes, sana panoorin niyo siya sa Prime. Yeah. Again, this has been Jericho Lago. Thank you so much for having me in this video. And this is Vito. Maraming salamat again sa panonood yung mga kadaldal, sa mga daldala namin dito at sa pagtsatsaga nyo sa akin. Sa yeah, sa pagnood nyo ng mga, you know, ng mga video ko pati sa last tsatsaga nyo. Pati sa last vlog namin together. Ang dami na nakanood for yes. Starting like 100 plus na rin siya. And I'm very thankful on that. And sana panoorin nyo yes, dito ulit. Yes, please subscribe to his yeah. YouTube channel. Subscribe, like, and share, okay? Yes. And click the notification bell para updated kayo sa mga video. Yes, and also please subscribe to my YouTube channel. It's gonna be here.
So ayun, yeah, thank you so much guys and we'll see you again. Bye. Bye. Have a great day.